guys, welcome back to my channel. Gusto niyo bumubulong-bulong ako ng very, very light. Brand out ngayon, pero laban lang. At dahil araw ng mga patay ngayon, na-feel ko na tayo magkukwentuhan ng mga katatakutan based sa mga experiences dito sa aming baler. Actually, itong bahay namin kasi is bahay ito ng aming tita ko. Pero dito na rin nagstay ang aking mother dahil nung kabataan niya ay dito siya sa Manila pinag-aral at nag-migrate sa Amerika yung may-ari ng bahay at dito na nagdalaga, nagjowa at nag-asawa ang aking Budrakels until yun, napasa na sa next generation. Alam niyo kasi itong bahay namin malaki to guys. Ito ay 365 square meters. May terrace. Bungalow house po siya. Ito may second floor. Itong registayan ko ngayon. At may basement. Ang pinaka-creepy daw is yung basement namin. Try natin mag-3 a.m. challenge the next time. Ay! Gusto niyo yan! Hindi ko yung gusto. Nakakilabot yun dahil. So, ito lang. Ama naman ang Diyos, wala naman ako nakikita na face-to-face ng mga aswang-aswang and everything at mga multo-multuhan moments. Pero, mga friendship na dumadalo dito sa baler ay may mga nasa side sila. Minsan, naalala ko, meron akong friend. Ang mga experiences ko lang dati is, syempre, yung college-college, ang mudra ay nagwo-work. Tapos, syempre, April, May, bakasyon day, di ba? Bakasyon, tapos ang lola mo eh, pag 8 to 5, nasa office ang mudra, naiiwan ako sa bahay. Ngayon, ang mga chika ng mudra. Kasi pag alas 6, bet kung lumabas dyan sa lugar namin at kapag-banding sa mga kapitbahay. Pero dapat kailangan, pag umuwi ang mudra, nakapagsain na, nakapaglinis na. Tapos naalala ko, meron akong kababata. Tinatawag niya ako lagi. Sabi niya, Yandy, ganyan-ganyan. Isabihin, hudyat na yun na maligo ka na at tayo ay mag-moment. Pero ang time na yun, hindi naman ako tinawag ng friend dahil nag-text naman siya sa akin na maya-maya tayo gumawa, maya-maya na tayong tumambay sa labas kasi ang lola mo eh, may ginagawa pa sa bahay. Pero, na-realize ko na maliligo na ako ng around 5 o'clock ng hapon. Tapos, may tumatawag sa akin. Yandy. Siyempre, kumahog ako. Talagang kahit puro sabon-sabon pa ang aking body, lumabas talaga ako, nagkukumahog ako lumabas. Kasi syempre, baka yung friend ko yun. Pagbukas ko ng pintuan, walang katao-tao. So, bumalik na naman ako. Habang nagbubuhos ang lola mo at nagkukuskus ng very, very light, may tumawag na naman sa aking name. So, Yandy. Labas na naman na kiss. Wala na naman mga tao. So, naligo na ako ng bonggang-bongga. Binilisan ko na. Tapos nun, tinext ko ang Frenny. Sabi ko, more tawag ka sa akin, girl. Di ba ang sabi mo, may tayong gumaw? Sabi niya, ha? Hindi kita tinatawag ha. Hindi pa ako nakakalabas eh. Kasi, di pa ako tapos maglaba. The question is, sino ang tumawag sa akin? Kaso nga lang, sumagot pa ko noon. Pero sabi ko, wait lang, gumaganon-ganon ako. Another thing, yung buhayang mudra, na-remember ko, nagluluto siya sa kusina, tapos ako naman is kakalabas ko lang maligo sa banyo namin. Tapos, napatitig ako doon sa doorknob na malapit dun sa may kitchen area. Kasi yung doorknob, gumaganon-ganon siya. Yung parang, kwarto doorknob to guys, diba? Gumaganon siya, oh. Ganun. Sa patitig ako, ngayon ang mudra dahil naghahain, sabi niya, huy! Nakatitig lang ako sa doorknob. Tapos nakita ko talagang gumaganon-ganon yung doorknob. Ang nangyari, sabi ko, gumaganon yung doorknob. Ganun ako. Sabi ni mama, binuksan niya, wala naman tao sa ano. Paano magkagalaw ang doorknob? Alas 11 na ng gabi, pinagsasabi mo dyan. Kumain na dito, mag-base ka na. So nag-base na ako. Another thing din naman na naranasan ko dito sa bahay is, syempre, yung college ako, pag galing ako ng trabaho, kasi nag-working student ako noon, tapos uuwi ako, galing school.
one times, nasa kabilang kwarto pa ako natutulog kasi itong room na to, ito yung room ng parents ko. Yung ako mag-isa sa kabila. Siyempre, pagod ka. Minsan makakatulog ka. Yung pagod ka nga, diba? Pero bago ako matulog, alam ko na nilalak ko yung kwarto. Sabi, tulog ka, lupay-pay kang girl. Maya-maya, magigising na lang ako na parang may humawak sa legs ko, may humawak sa braso ko, ganun. Tapos parang mahuhulog ka sa kama, yung magigising ka, mapapabalikwas ako ng ganun. Tapos one time, syempre unang-una kong titingnan is, nalak ko ba ang kwarto? Kasi I'm not sure kung may pumasok na bang lalaki na humahawak sa akin or something. Una, dinedma ko lang. Una kasi parang hawak lang dito sa braso. So sabi ko, baka ano lang, dedma. Kasi ito magilid ako, hawak lang sa likod. Sabi ko, baka naalipungatan lang ako. Pero yung hawak na sa legs, doon na ako napabalikwas kasi naka-shorts lang ako. Nung siya, pinatakot naman ako. Baka mayroong pumasok na lalaki or something. Bumaba ako. Sabi ko, ma, sabi ko, may humawak sa akin sa taas, ganyan-ganyan. Sabi niya, paano may hahawak sa'yo? Iwa tayo lang ng dalawang babae nandito sa loob. Sabi niya. So, dinedma ko lang din. Tapos, sa mga kwento ng mga friends, pag may mga friends naman din akong dumadalog dito sa bahay, meron akong kaibigan dati na nagpunta siya dito. Hindi na siya ulit pumalik. Sabi niya, ano daw, nakita daw siya ng babae, na medyo may edad, madalas din nasa hagdanan, ganun-ganun. Tapos one time, meron naman ako isang friend na guy. kasama ko siya sa event. Nag-event kami, tapos nipid niya ako dito sa bahay. Kasi nagre-racket kami. Pinapasok ko siya kasi ako lang naman nasa bahay niya. Sabi ko, pasok ka muna. Tapos mamaya, tahimik lang siya. Kaya na lang yung buong bahay. Sabi niya, marami kang kasama dito. Siya, pinatakot ako guys. Parang, may mga kong kasama. Sabi ko, huwag kang manakot ng ganyan ha, kasi ako lang nandito. Hindi ako nagbibiro, marami kang kasama dito. Kung gusto mo malaman kung sino ang mga kasama mo dito, pwede kita tulungan at pwede kong i-describe sa'yo. Hindi ka naman nila aanuhin. Kasi, hindi ka naman nila gagambalain dahil yung iba naman dun is binabantayan ka, may bantay ka, ganyan-ganyan. Eh dahil may third eye daw pala siya, so sabi ko, sige nga, parang ganun. Hinayaan ko na siya magsalita na magsalita sa mga na-find out niya. Unang-una namin pinuntahan is siya dito sa taas. Sabi niya, ito dong kwarto na ito, natutulugan ko. Sabi niya, mayroong dalawang spirit na nagbabantay sa'yo. Dalawang babae. Isa may edad, isa naman medyo hindi naman masyadong old. Pagdating ko sa kabilang kwarto na pinag-istayan ko dati na tinutulugan ko nung ako ay college pa at buhay pa ang mga magulang na room ko. Sabi niya, meron dito dalawang matanda, mag-asawa, lagi siya nakahiga dyan sa kama. Kasi may kama din sa kwarto, syempre kung may bisita or something, kung sila nagsistay or kung may makamag-anak na dumating. Yun, pwede sila mag-sleep. Meron na nakahiga din dalawang matanda na binabantayin itong bahay. So feeling ko ba kayo na may-ari? Tapos, may nakikita daw siya na bata na lagi naglalaro na nanggagaling sa cabinet. Kasi may cabinet kami dyan sa kabila na super duper old na niya. Sumuba kami. Sabi, hindi ko naman sa area ng salas hanggang sa kusina. Dining, okay naman. Wala naman masyado kung nararamdaman. So may hagdanan namin. Dahil meron kami ng hagdanan. Sa second floor, pagpababa at pataas nung madalas pag may bisita, lumalabas yung mga nagpapakita ng ganyan. Tapos noon, after nun guys, sa may banyo is, meron din daw doon. May entity daw doon. Tapos ito kami sa may tapat, kasi ito sa may labas sa may terrace, meron dyan malaking puno. Sabi daw, meron din daw entity dyan. Kasi may likuran namin. And then, pinakalastling bumaba siya is doon sa basement. Kasi that's the creepiest part. Sabi niya, ang dami ditong ligaw sa magkabilang room. Kasi that was an empty room, guys. Na syempre, wala na nakalagay doon. Sobrang linis na noon. Wala lang. Iniilawan lang siya. Ganun. Pero hindi na kayo masyado mungapaba doon. Ganun. To sabi niya, may mga ano doon. Ang nakakatakot doon, minsan kasi kapag natatanong mo yung basement, minsan may mga sitwasyon na
papatingin ka sa baba, ganyan, parang feel uncomfortable ka, or pag bumaba ka is parang kang kikilabutan or something. Naalala ko kasi before, pag medyo naman tirik ang araw, tiyatry ko pa rin, syempre, i-off ko na yung ilaw na binubuksan ko tuwing gabi. Pag mababa ako doon, minsan tinatry ko na lakasan yung loob ko na kanakausap ko sila, na parang, huwag lang kayo mag-stay dito sa bahay, huwag lang ako gagambalain, huwag nyo lang ako tatakutin, ganyan. Alam nyo guys, alam mo, simula sa talagang sa paa ko, sa binti ko, paakit sa buong katawan ko, ramdam na ramdam ko yung kilabot. Talagang kinikilabutan ako pag sinasabi ko yun. Takot na takot talaga ako, na parang may nafe-feel ako ng something. Tapos yung lumaon, ay refrain na rin na mumaba doon kasi natakot na ako. Eh paano, syempre, minsan mag-isa lang talaga ako sa bahay. Ang kuya ko kasi is nasa labas lang siya nag-stay, separate yung bahay, meron siyang maliit na room sa labas. Kasi nga most of the time, lagi siyang lumalabas, lagi siyang nagala, tropa, ganyan. Dati dito siya sa loob ng bahay nag-stay. Eh minsan kasi, namatay yung mom ko, minsan madaling araw siya uuwi, syempre iniisip ko rin na baka mamaya malipungatan ako pagbuksan ko, hindi pala ikaw, ibang tao, di ba, baka mapasok ako or something. So lagi siya nasa labas, so ako lang talaga minsan literal na lagi nasa loob ng bahay. Pero awa naman ng Diyos, wala pa naman tayo nakikitang lumulutang dyan or something, wala naman. Kasi alam naman siguro na kung sino ang entity nito sa bahay or spirit na nandito. Natakot naman ako sa mga ganun. Ayoko naman ng gawin ganun. And syempre, sometimes kailangan mo na rin lakasan yung loob mo. Wala naman akong choice, diba? Wala naman akong kasama, diba? Kung lagi akong matatakot at hindi ako magsa-stand for myself, eh, ano mangyayari? Paano ko maso-survive? Pero paano ko ba yung naso-survive? Syempre, prayer lang talaga, diba? Una, syempre, number one, prayer. Lagi lang ako nagpe-pray, na lagi lang dapat hindi ako matatakot, hindi ako matuduwag. Tapos, secondly, lakas lang ang loob mo, peace of mind ka lang, ganun. So, those are the things that keeps me going. Kahit sabi mo, creepy itong bahay. Ganun. So, napakadami ko rin naman mga experiences dito sa bahay at mga memories rin ng mga magaganda. Syempre, dito pa yung mga parents ko, dito na sila nag-ano. So, nafe-feel ko naman minsan na kinaguide pa rin nila ako, diba? Kahit ngayon, dahil nga ngayon araw ng patay, I know naman that they're just there. Kinaguide pa rin ako kahit alone ako lagi dito sa house, diba? So, yun lang din yung mga creepiest thing na na-heard ko sa mga friends ko. Ay, may isa pa pala. Itong bago lang to, siguro mga December, month of December, nagpa-cellophane ako ng hair ko sa friend ko. Pumunta siya dito sa bahay. So, parang parlor, ganyan. Dito na lang sa bahay siya nag-ano. Alam mo ba, sabi niya sa akin, may third eye pala siya. Sabi niya, girl, nakita akong lalaki na matangkad, na naka-shorts, napababa sa hagdan niyo, na sinisilip ako. Tapos sa may kusina niyo naman, nakita naman ako ng babae na may edad na siya, na maliit na may kaputian. Tapos ako out of nowhere, kasi yung mga picture ng parents ko, picture ng may-ari, naka-display pa rin siya dun sa main gilid. Kinuha ko yung picture ng parents ko, ito ba yung nakita mo? Sumigaw siya. Sabi niya, yan nga, siya nga, sila nga. Ganun. Tapos nanginginig siya sa takot, ganyan. Tapos, syempre, nangumpisa na niya yung buhok ko eh. Sabi ko, girl, baka naman, bet mo naman tapusin ang aking buhok, ha? Baka naman yung mga tapusin at na-creepy ka. Hindi naman niya, siguro, dahil sanay na nga siya sa mga ganong moment. Namin sa sight siya, kasi syempre, pag meron kang third eye siguro, parang kasure na lang yun, di ba? So, ganyan din naman yung mga experiences. Yun lang naman ang mga na-experience ko. And kayo, kung meron kayo na-experience, comment down below, i-share nyo po yun sa akin. So, dasal nyo lang po yung mga souls ng mga relatives nyo ngayon. And keep safe tayo, dahil syempre kahit yun is araw ng mga patay ngayon, eh bagyo pa rin, diba? So,
ingat lang kayo, stay home lang kayo. At ngayon, run out. Siyempre, tatagalan nila din at ating mga sarili. So, yun lang nga kayong mga nakaka-talk-cute na chika sa inyong mga beshi. So, maraming salamat at thank you for watching my video. And don't forget to subscribe and like the notification bell para lang kayong updated sa aking vlog. At huwag niyong kakalimutan ng pa-verse ni Yanny Girl. Japan! Just always pray at night.